Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hanap na ng mga otoridad itong si Cesar dahil nga kumanta na din at umamin na itong si Edong sa mga kasalanang nagawa nila noong mga panahon na sila ay nagnakaw sa pamamahay nila Ning, Gemma at ng kanyang ama. So ayun, itong si Edong ay nagmakaawa dito kina Gemma na huwag kasuhan at aamin siya sa lahat ng kanyang mga nilalaman laban dito kay Cesar. At itong si Cesar naman ay pumunta sa apartment ni Patring dahil doon nakatira sa pagsamantala itong si Estela. Pinapasok naman ni Estela at ayun, binigyan niya pa nga ng pera itong si Cesar para sa pagtakas nito. At binibilog na naman ang utak nitong si Estela ni Cesar para makakuha ng 30 mil dahil kailangan niya daw ng 30 mil para sa kanyang pagtakas at hindi mahanap ng mga pulis dahil magtatago muna siya. At itong si Estela naman tatanga-tanga dahil yun ay naniwala na naman siya dito kay Cesar. At nalaman din ni Patring na pumunta nga doon itong si Cesar at ayun, hindi rin na ipagkaila ni Estela dahil sa mga bakas ng paa nito na naiwan at ang putik sa bahay nitong si Patring. Pinagalitan pa nga ni Patring itong si Estela dahil nga ito ay napaka-martyr at ipinaliwanag niya na niloloko lamang siya nito. At hindi naniwala itong si Estela at patuloy niya pa rin pinagtatakpan itong si Cesar. At ayun, itong si Gemma at ang kanyang kumare at itong si Ning ay galit na galit sa mga pulis sa presinto dahil hindi pa rin nahanap at natutuntun itong si Cesar kahit na nga patong-patong na ang kaso nitong si Cesar dahil nga nagsalita na din itong si Tony dahil nga sa nadamay pa ito. Sinabi rin ni Tony ang lahat ng katotohanan na nangyari sa kanya at kung sino nga ang tunay na bumaril sa kanya. At sinabi niya nga itong si Cesar at sinabi niya na rin dito kay Ning kung papaano siya nito binaril dahil nagantay siya sa park na kung saan ay aantayin niya sana itong si Ning na dumating doon para magkita sila at sabihin ang kanyang mga nalalaman dahil nga sa ibinigay ni Estela na alahas dito kay Tony. At alam kasi ni Tony kung gaano kahalaga ang alahas na yon. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakalabas ng ospital itong si Tony at nagpapagaling pa din ito at samantalang itong si Edong ay ikinulong na nga dahil nga sa nahuli na ito ng mga pulis. At itong si Cesar ay patuloy pa rin nakatakas at magtatago na nga at sa tulong ni Estela ay nagkaroon pa ito ng perang allowance. At ayon, itong si Estela ang susi para makamadakip itong si Cesar. Kapag tinawagan ni Estela itong si Cesar at magbibigay na siya ng 30 mil kung masasabi niya dito or pwede niyang i-frame up itong si Cesar para mahuli ng mga pulis. Kung makikipagtulungan nga lang siya ay madaling mauhuli itong si Cesar ng mga pulis. So yan ang aabangan natin kung maiisipan nga ba yun ni Estela. At ngayon sana ay magpapahinga ng maaga itong si Estela ay narinig at napanood niya sa TV na ang tungkol kay Manang Lucy na may
bangkay ngang nahukay sa isang liblib na lugar na kung saan naalala niya na itong si Cesar nung umuwi noon ay ikinwento niya na iniwan niya na nga itong si Manang Lucy at pati ang kanyang mga damit sa kung saan ito pinag-iwanan para walang ebidensya. At yun, kinabahan itong si Estela na baka daw talaga yun ay si Manang Lucy ang nahuling ang nakuhang bangkay na matagal na sa isang liblib na lugar. At napanood din yun ni Ning na kung saan ay kinabahan din itong si Ning na baka nga ito ay si Manang Lucy dahil wala silang closure na balita dito kay Manang Lucy kung ano talaga ang tunay na nangyari dito, kung ito nga ba ay namatay or nasa pamilya na ito. So, ayan guys, yung update natin sa full episode na napanood natin na kung saan ay... Ibenta ka kong. Screenshot. Ganda niya, no? Spike.